Matapos ginbasura kong ombudsman ang kaso ng malversation of public funds and property, batok ang dayanay Governor Ezequiel Avir, former Provincial Administrator Efren Esclavilla, kag Provincial Administrative Aide Artim Gidaya, may kaangtanan sa nasapuan nga sinakukang bugas nga nakatago sa darwa ka kasilyas kang EBJ Gym. Nagabot mismo sa probinsya kang Antique ang National Food Authority Regional Director Rex Esto Perez, agad sukto ng provincial government nga Biden rin ang nasamit ng mga bugas. Aman ma-comment ka rin that we are up yung after sa future, no? Because kung hindi ma-settle, may kalamidad ugya, the government, provincial government will pay in cash. But we don't like that kasi pwede naman na credit sales. Now, we're talking with the mag-governor kung ano ang mahimo, no? Sa aman ng opsina sa NFA at provincial government and the, of course, ang COA, the Commission on Audit. And we will settle that kung pwede as soon as possible. Mas hindi natin kumaan kung may kalamidad yung mga bugas. Kabahin man kang pag-abot ni Esto Perez sa Antique, amo ang pagpatigayon kang ocular inspection sa may 400 kasako kang bugas nga nahamtang sa darwa ka kasilya sa EBJ Gym sa Binirayan Hills kag nagbuot kang sample para ipaidalom sa laboratory analysis. Agad mamanan kung dya ang mahimo pa mapuslan kag kung hindi rin, paano dya i-dispose? Considering evaluating that again, looking at the principal and the waiver of penalties and yung surcharges subject to, of course, approval of the Commission on Audit and Audit. Angat ka dyan personal na kikita si Esto Perez sa kay Governor Odora Cadjau, agad masettle ang utang ang probinsya sa NFA nga nagabaloron sa tulad kang masombra 1.5 ka milyon ka pesos kalakip ang penalties kag surcharges. Ginpaathag ni Esto Perez nga mentras hindi dyan mabaydan, hindi man makautang ang provincial government kang bugas pananglitan kinahanglanan, partikular may mag-aabot nga kalamidad sa probinsya. But definitely, if you cannot expect a rise for of an age of 2 years na still in good condition. But anyway, the sample will be subjected to laboratory tests. Pero sir, good for animal or for dumping. So bayaran siya sir kag sa hindi sa provincial government ma-prove nga hindi na siya good for safe for consumption, i-dispose na siya. Definitely, no? Kung ano man ang form of disposal, that's why ang aman istoryana ni Governor na kung kinanglan niyo ang space mo rin, we have to evaluate and to decide immediately. No? Not only that, no? Ang aman, the purpose also of ang aman, it's for ang kinahambago kayo na the future. No? Agad ka dyan, nagpabutsyag man kang anang bahin, si Ray Alcalde, ang isara sa mga nag-akusar sa Ombudsman kanday Javier Esclavilla Cagidaya, may kaangtanan sa pagadiskubre kang bugas ngay panagtagdaad sa mga biktima kang Baguio Rubi kag Senyang kang tuig 2014. Dyan matapos, ginpahayag ni Javier sa ka-interview nga sanda ang anang natalana kasuhan. Si Governor Ezequiel Avir nag-consider nga kung kita magbalita ka mga tuod-tuod nga balita parehas ang may 400 kasako nga bugas niya nagakadunot rin dyan sa kasilyas kang gym. Tungod ginbutang niya dyan sa kasilyas kang gym, antes na naging suspender, no, kang COMELEC. Well, so be it, no? Isabton ta rin sa kaso wherever nga court siya mag-file ka kaso sa ato, no? Pero ako, gapati ako, nga somebody has to be made accountable for this 400 sacks of rice nga waay mapuslan nga hambal kani ni Director. Kaimo kay Erwin Ricarce para sa Balita Lakayan Update, Joy Petron Vego.